Nagsimula na kagabi ang canvassing ng mga boto sa plebisito para sa Bangsamoro Organic Law sa Cotabato City. May news to go si Ian Cruz. Ian? Yes, Kara, hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy nga ang canvassing ito sa Sharif Kabunsoan Cultural Complex para yan sa boto sa plebisito dito nga sa Cotabato City. At Kara, kahit nga binalot ng tensyon at aberya ang nangyaring plebisito rito, ay sinasabi ng COMELEC na naging payapa sa pangkalahatan ang pagdaraos ng plebisito para sa BOL. Pasado alas 6 na ng gabi ng sunod-sunod na magdatingan ang mga miyembro ng PLEBCOM dito sa Sharif Kabunsoan Cultural Complex. Nagsimula na rin kagabi ang canvassing pero bago mag alas 2 ay sinuspindi muna ito. Kahapon, Kara, binalot ng tensyon at aberya ang ginanap na plebisito, biglang nagkagulo sa isang voting center dito sa Cotabato City. Matapos ngang pagbintang ang flying voter, ang dalawang lalaki bago niyan, nagreklamo ang isang babae kay Mayor Cynthia Gianni na di umano'y pinalitan ng poll clerk ng botong yes ang dapat sana'y boto niyang no para hindi mapasama sa bubuing Bangsamoro Autonomous Region ang kanilang syudad. Bukod pa riyan ay kulang 100 guro ang hindi nagpakita para maging bahagi ng Plebiscite Committee o PLEBCOM dahil sa pananakot umano sa kanilang buhay at pamilya na idinaan sa mga text message. Kaya naman kinakailangan ng serbisyo, kinailangan ng serbisyo ng 66 na pulis para sa 22 clustered precinct ang mga pulis na ang umaktong PLEBCOM members. Sa ngayon, Kara, ano, sa ating impormasyon ay nasa 28% na, no, yung naka-canvas na mga boto dito sa Cotabato City at nakikita at naririnig nyo rin ngayon, ano, nagpapatuloy pa rin sila doon sa sinasagawang canvassing. Ang sinabi sa atin ni Attorney Romel Rama, ang election officer ng Cotabato City, pipilitin nilang matapos ngayong araw na ito ang canvassing dito sa Cotabato City para maipadala doon sa National Board of Canvasser sa COMELEC dyan sa Maynila ang mga resulta ng plebisito rito, Kara. Ian, may resulta na ba yung investigasyon tungkol doon sa granada na sumabog doon sa bahay ng isang huwes dyan sa Cotabato? Yes, Kara, sa kasalukuyan na nagpapatuloy pa rin ang investigasyon, ano, doon sa pagsabog nga sa bahay ni Judge Angelito Rosalan, ang sinasabi niya hindi daw ito related sa kanyang trabaho at bagkos ay ina-attribute niya doon sa kanyang pagiging anti-BOL. Sa ito raw ang posibleng naging dahilan nito, pero sabi naman ng mga otoridad ni Major Salazar ng PNP dito sa Cotabato City, inaalam nila ang lahat ng mga posibleng angulo ng nangyaring paghitsa ng granada nga doon sa bahay ni Judge dito sa kanyang bahay sa Rosary Heights. At Kara, bukod nga dyan, ano, may isa ring granada na nakita kahapon doon sa Rojas National High School. Malapit lamang ito doon sa eskwelahan kung saan nga naganap din ang plebisito. Pero tulad nung nangyari doon sa bahay ni Judge, mga nakamotorsiklong kalalakihan din, ano, ang sinasabing pwedeng naging dahilan ng pagkakakita ng granadang yon sa Rojas National High School, Kara. Maraming salamat, Ian Cruz.